Nang mga nakaraan nga ay natalakay natin kung ano nga ba ang plano ng mga siyentipiko sa labas ng mundo. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga aliens na nakikita ng mga siyentipiko sa labas ng mundo. Well, kung bago ka nga sa ating channel, eh huwag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. Marahil ang karamihan sa ating mga Pilipino ay naniniwala sa mga nakikita at hindi nakikita, tulad na lamang ng hangin na nararamdaman ngunit hindi nakikita, at ang mga ulap na may korte ngunit hindi nahahawakan. Gaya ng sinabi ng Allah sa banal na Quran na siya ang lumikha sa pitong palapag ng langit at pitong palapag ng lupa. Sa madaling salita, siya ang lumikha sa nakikita at hindi nakikita. Ngayon, ano nga ba ang mga aliens na madalas nakikita ng mga siyentipiko? At saan sila naroroon o nakatira? Kung ang Islam ang pag-uusapan, ang mga aliens na ito ay tinatawag na mga jin. Sila ay nilikha ni Allah bago palikhain ang mga tao. At ang pagkakalikha ni Allah sa kanila ay mula sa apoy na walang usok. Dahil ang mga jin na ito ay tinutukoy minsan bilang mga nilalang na espiritu, banshees, multo, phantoms, at iba pa. At sila ay walang orihinal na anyo dahil nagbabago-bago sila ng mga itsura. Kaya naman ang mga siyentipiko ay naguguluhan kung ano nga ba ang mga nilalang na ito. Ang mga aliens, ito ay ang mga jin na kung saan sila ay nilikha upang sambahin lamang si Allah gaya nating mga tao. At hindi lahat ng mga nilalang na ito ay mga masasama, dahil ang iba sa kanila ay sumusunod, nagpapasakop, tumatalima at sumasamba sa kaisahan ni Allah. Take note, hindi lahat ng mga jin ay shaitan o masasama. Dahil alam naman natin na si shaitan o si iblis ay mula sa mga jin. Dumako tayo sa mga masasamang jin. Ang mga masasamang aliens na ito ay nanlilin lang sa mga tao upang maligaw sa tamang landas. Dahil wala silang ibang hangarin kundi iligaw ang mga tao at upang tumaas ang kanilang antas sa pagiging demonyo. Kaya naman ang mga siyentipiko ay gulong-gulo sa kanilang pag-iisip, dahil nililin lang sila ng mga aliens na ito sa iba't ibang planeta na kanilang pinupuntahan. Katulad na lamang ng mga malalaking bato na paikot-ikot sa galaxy o tinatawag na space rock. Pinaghihinalaan ng mga siyentipiko na spaceship daw ng mga aliens ang mga bagay na ito. Na alam naman natin sa Islam na ang mga malalaking bato sa labas ng galaxy ay ipinambabato ng mga anghel sa mga jin. Dahil ang mga jin na ito ay pumupunta sa iba't ibang mga planeta at pumupunta sa kataas-taasan ng langit upang makinig ng revelasyon mula kay Allah. Kaya ang mga manghuhula, mga magikero o mga salamangkero ay humihingi ng tulong sa mga aliens na ito. Kaya minsan hindi nagtatagumpay o natutupad ang mga hula ng mga salamangkerong ito dahil binabato ng mga anghel ang mga jin o aliens na nagbibigay impormasyon sa kanila. Kaya ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, "O mga anak ni Adan, huwag kang palinlang kay Shaitan,
tunay na si Shaitan ay isang kaaway sa inyo, kaya turingin siya bilang isang kaaway. Kaya alam natin sa Islam na ang mga aliens na ito ay walang ibang hangarin kung hindi iligaw ang mga tao sa tamang landas. Nag-iiba-iba sila ng anyo upang paniwalaan ng mga taong nakakakita sa kanila. At nag-uudyok, nagpapakita ng mga kapangyarihan upang sila ay paniwalaan. Kaya ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, at sino man ang kumuha kay Shaitan bilang isang tagapagtanggol o katulong sa halip na kay Allah ay tiyak na magdudusa ng hayagang pagkaligaw. Kaya dito malalaman natin na ang mga naniniwala sa kanila o humihingi ng tulong sa kanila sa mga jinn o aliens ay hayagang pagkaligaw at magdudusa sa kabilang buhay. Mahalaga na maunawaan natin na kahit na si Satanas mismo ay kumikilala sa kaisahan ni Allah. At alam naman natin sa Islam na si Shaitan ay nagmula sa mga jinn o aliens na sinasabi ng mga scientifico. Kaya ipinaalam sa atin ni Allah na ang mga pangako ni Satanas ay walang anuman kundi panlilin lang sa mga tao at kasinungalingan gaya ng mga sinabi niya kay Adan noong unang panahon. Kaya ang bawat pagsuway na kinasusuklaman ni Allah ay minamahal ni Shaitan. At minamahal ni Shaitan ang imoralidad at kasalanan. Nag-uudyok sa mga tao upang maligaw sa tamang landas at palagi niyang ginugulo ang mga isip ng mga tao hanggang sa sila ay malinlang at ginagawa niyang kaakit-akit sa isip kung ano ang makakasama.